ayan na, so good evening. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Rosel Batoktoy. Ayan, so my name is Rosel Batoktoy. Background check po, I'm a college graduate. Sakto po yung sinabi ni Coach Nico na hindi na po ako nakapag-try ng work because right after po nag-graduate ako, naging career ko na po ang ganitong klaseng negosyo. Ayan, which is online business. So ito na po yung naging career ko. And actually, until now, full-time po ako dito sa ganitong klase na industriya. So ayan, no, so napakalupet talaga. It's because wala po akong ibang source of income, kundi ito po yung fast track. Wala po akong ibang source of income, kundi negosyo po through online. So kung makikita mo, we've been doing this kind of industry, full-time po kami. Kung nakikita mo talaga, full-time kami, how do we survive in the business? So di ba talaga naman kumikita kami sa negosyo na pinapasukan namin? Hindi naman siguro kami magpo-full-time kung hindi kami kumita ng malaki dito sa business natin. At ang pinakalapit niyan, kung part-time mo na ginagawa ang negosyo na to, laking pasasalamat or laking advantage mo rin sa ganitong klase na business is because habang part-time ka pa or habang meron kang trabaho, at least dinagdag mo na extra income itong ganitong klaseng negosyo na to. So ikaw, advantage mo din yan. Napaka-advantage mo. Especially majority po natin dito sa mga business partners natin, mga pandemic business partners natin na talaga namang sumali sa negosyo natin during the pandemic. Napakalaking tulong niyo po ang ganitong klase na negosyo. Ang dami mga challenges na sa yung feeling na nawalan ka ng pag-asa, parang nawalan ka ng hope. But nung nakita mo yung fast track, dito ka nabigyan ng pag-asa na kahit pala na wala kang trabaho or kahit pala lockdown ka, you still have the chance na pwede kang kumita sa bahay mo lang. Ganyan siya kaganda, guys. And ang gagawin mo lang talaga dito is talagang pag-aralan mo ang negosyo, gawin mo ang negosyo heartedly, na buong-buong puso mo ginagawa ang negosyo. Na talaga namang excited na excited ka every time na magne-negosyo ka, excited na excited ka na gawin ang negosyo na to, is because ginibigyan mo na siya ng value. Yan. So napakalapit, guys, because di ba marami na tayong trainings na nakita sa training pa ni Miss Laika kanina. Napakalaking tulong po nun. Gawin po natin po lahat dun kasi it's very essential po sa negosyo natin. And even kami po mga coaches ninyo, actually very privileged po ako, very thankful po ako sa coach natin, our CEO and our CFO, na binigyan nila po kami ng opportunity na makibahagi din ng aming mga knowledge sa inyo, maging trainer po ngayong gabi. So ngayon po, I'm going to share it to you. Meron po akong i-share sa inyo sa negosyo na talaga namang ginagawa namin dito sa Fast Track. Na ito rin ang isa sa mga reasons bakit consistent yung income namin. At the same time, bakit na sa despite of a lot of challenges na dumating sa amin, talaga namang na-overcome namin yung mga challenges na yon. It's because dahil po yan, talaga namang pong meron kaming natutunan dito sa negosyo natin. Ayan, so sa negosyo natin in the year 2021, let's start it standing strong po tayo. Na kahit anumang pagsubok ang dumating sa atin, let's always stand strong together with the group, stand strong together with your family, at dapat talaga yung foundation mo or yung source of desire mo talagang malalim siya. Sa year 2021, we should also aim for higher. Yan. Despite of a lot of negativity na nangyari sa atin in the year 2020, let us make the year 21 na mataas yung hope natin. Let us aim for a higher goal. Let us aim for a higher target. Na talaga namang nasa isipan mo ngayon is the achievements. Ngayon na isa ka ng negosyante, isa ka ng ganap na negosyante ngayon. Actually, I don't know if ever meron ba tayong mga hindi pa members dito. Kung hindi ka pa man member or hindi ka pa man nakasali sa Fast Track, I advise to you na sumali ka na as soon as possible. Kasi pag sumali ka as soon as possible, kung bibilisan mo ang pagsali mo, bibilis din ang kikitain mo dito sa business natin. Diba? So aim for the high. Sa mga business partners po natin, aim for the higher. Aim for the high na dapat palawakin mo yung isipan mo. Think big, think wide, think deep. Na talaga namang yung isipan mo talaga na pumasok ka sa negosyo natin, talaga namang aasenso ka talaga dito. And of course, sa habang ginagawa natin ang negosyo natin, habang fully equipped ka na sa mga learnings, alam mo na kung paano gawin yung negosyo, alam mo na paano gawin yung basic skills, talaga namang meron talaga tayong mga challenges na mapagdadaanan. Meron tayong mga objections na talaga namang ma-encounter natin throughout the journey sa ating pagnenegosyo. Ayan. So, di ba? So, this obstacles na to, kahit ikaw na baguhan pa, I know for sure din na ikaw din, sometimes din, hindi mo alam kung paano ba ito i-answer,
hindi mo alam kung paano ba ito sasagutin, hindi mo alam kung paano ba siya i-explain, di ba? Itong mga objections na to, these are the common objections na talaga namang ma-encounter mo sa inyong pagnenegosyo. So itong common objections na to, ito yung mga isa sa rason bakit napanghihinaan ka ng loob. Ayan. So ayan, ito rin mga rason bakit napanghihinaan ka loob. Ay, ups, ito kasi yung sinabi ng prospect ko eh. Di ba, of course, nagpa-prospect tayo, di ba? So the moment nagpa-prospecting tayo, marami tayong mga encounter ng mga tao, iba't ibang klase na tao lang. Iba't ibang mga background, iba't ibang mga mindset din ng mga tao na yan. So of course, a lot of objections, talagang meron silang sinasabi na sa business na, ay, hindi ko to kayang gawin kasi ganito, 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 ganyan. Pinaka-main common objections na sasabihin nila, the moment na i-offer mo talaga yung negosyo, of course, meron kang mga taong shisharan, meron kang taong sasandan ng mga link, meron kang taong sasandan ng business natin. Talaga naman, unang-una nilang sasabihin, the moment that you open into business, sabihin mo na, gusto mo ba mag-negosyo? O gusto mo mag-sharan ng business? Sasabihin talaga nila nga, ay, hindi ko linya yan. Diba? Ay, hindi ko linya ang ganyan klaseng negosyo kasi ito yung trabaho ko. Hindi ko linya yan kasi hindi ko lang feel, diba? Madami mga tao na sasabihan ka ng ganyan. Sabihin na lang, ay, hindi ko linya ang ganyan yung klaseng negosyo na yan. So, iba na lang yung sharean mo kasi yan, hindi ko linya yan eh. Ganito yan. Para na masagot mo ang ganyang objection na yan, sasabihin mo lang sa kanila, you need to evaluate it and you need to study it kung ano ba yung trabaho niya. Diba? Kung ano ba yung trabaho niya, siya ba isang teacher, or kahit ano man yan. Pero kung titingnan mo guys, sa negosyo natin, since we are into online businesses na, online po yung negosyo natin, kung titingnan mo, kahit sino namang background, pwede naman gawin ang ganitong klaseng negosyo. Diba? Kahit mapa-teacher ka man, ang dami nga natin mga business partners dito na mga teachers na kumikita naman sa negosyo natin. Ang dami natin mga business partners dito na mga seaman, kumikita nga sa negosyo kahit seaman eh. Yung si seaman, linya ba niya ang ganitong klase negosyo, online business? Hindi niya linya to. Diba? Pero sinubukan lang niya ang negosyo. Ang dami din natin mga business partners dito na mga professionals. Ang dami natin mga business partners na mga OFW na nasa labas ng bansa na hindi nila linya ang negosyo na to, but still, kumikita sa business na to. Right? So, bottom line, ngayong panahon na to, hindi na uso ang linya-linya. Kasi, ang uso ngayon is kung saan ka pwedeng kumita ng pera, yan ang magiging linya mo. Diba? Anong reason bakit tayo nagtatrabaho? Because normally, talaga, ang reason natin nagtatrabaho tayo is para magkaroon ng pera. Tama? Para kumita. Imagine yourself kung sasabihin mo sa akin nga, ay, Rosel, hindi naman ako nagtrabaho para lang sa pera. Nagtrabaho ko sa pera kasi passion na passion ko to. Diba? So a lot of prospects natin na talaga yan ang sasabihin, right? So actually ako naka-encounter na din ako ng ganyan mga prospect. Nasasabihin nila nga, ay hindi naman ako nagtatrabaho. Gustong-gusto mo yung trabaho mo. And kasi passion na passion mo yan. Okay lang ba sa'yo na magtatrabaho ka na hindi ka sweldohan? Okay lang po ba yan? O, di ba talagang hindi pwede? Ay, hindi naman pwede yan. O, diba? So of course, the main objective, the main reason bakit ka nagtatrabaho is because ganito, money. Right? Hindi mo yan mapagkakaila, hindi mo yan ikaka-deny. Diba? So, one of the reason talaga bakit tayo naghahanap buhay is because of pera. And kung nakita naman sa negosyo natin, you're being offered here the opportunity na pwede ka kumita kahit sa online, talaga naman kahit hindi mo siya linyan, ilinyain mo talaga siya. Diba? Kasi pera din naman ang ino-offer dito eh. Ang reason bakit ka nagnegosyo is because para kumita ka ng pera. Tama ba? Oh, 'di ba ang napakaganda pa dito sa negosyo natin, kahit hindi mo siya linya, may chance kang kumita. Kahit ano pa mang background mo diyan, kahit ano pa mang profession ang natapos mo diyan, basta ikaw willing kang kumita, willing na willing kang gawin ang negosyo, gawin ang sistema, talagang you have the chance na kumita. Makita mo mga manager natin dito, kumikita ng 200,000 per month. We have a business partner here na mga manager na mga professional talaga. Ang taas ng mga posisyon nila sa kanilang trabaho, ha. Pero ginagawa po nila ang negosyo na to, extra income. Diba? And of course, makikita mo din mga business partners natin na talaga namang nag-full-time sa business natin. It's because nakita nila yung value talaga na pag gagawin nila yung sistema, pag gagawin nila yung negosyo, nakafocus sila sa negosyo, talaga namang swak na swak, kita talaga sila ng income. And kung titingnan mo, mas malaki pa ang kanilang income compared sa kanilang mga sweldo, sa kanilang trabaho. Right? And kung titignan mo naman guys, when you say work, hindi naman i-discourage yung work ha. But kailangan mo paintindihin sila. Kasi, ngayon, nagtatrabaho ka pa lang, wala namang masama niyan. Pero the moment na mag-retire ka sa trabaho mo, a
anong mangyayari? Diba? The moment na 60 years old ka, actually, pwede naman hindi ka magnegosyo ngayon. Pero the moment na ikaw makapag-retire ka na sa trabaho mo, wala ka ng sweldo niyan. Diba? Ano naman yung gagawin mo after retirement mo? Kung makikita mo, usually, sa nung mga tao nag-retire in the age of 60 years old, ang ginagawa nila is nagbi-business lang naman din sila. Diba? So, kung titingnan mo, ngayon, nagtatrabaho ka, tapos the moment na magre-retire ka, magne-negosyo ka naman din pala, why not, sabayin mo na lang siya ngayon habang maaga pa. Diba? Kasi habang maaga, mas marami tayong magagawa niyan eh. Habang maaga mo gagawin ang negosyo, ipag-part-time mo lang siya, i-additional mo lang siya sa iyong tinatrabaho ngayon, ang laki na pwede mong kitain. Diba? Nung titingnan mo, diyan ka pala magsisimula in the age of 60 years old mo sa negosyo, why not start it in the age of 23? Why not start it in the age of 18? Si Miss Laika kanina, she's just only 18 years old, hindi rin niya linya ang ganitong klaseng negosyo. Estudyante pa lang po yan, nagsimula na sa business natin. Pero kung tutuusin mo, makikita mo, kumikita consistent 20,000 per month. Diba? So, laking gulat talaga siya kasi yung kinikita niya, mas malaki pa siya compared mo sa normal employee lang. Diba? So, actually, I'm not comparing po. What I'm doing is gusto ko lang i-elaborate at ipaliwanag sa inyo kung gaano kaganda ang business natin. Nasasabihin mo sa akin, hindi mo linya to. Actually, ngayong panahon na to, hindi naman uso linya-linya eh. Especially nung nag-pandemic, especially nung nag-lockdown, ang daming mga tao talagang napilitan na mag-resign sa kani-kanilang mga trabaho. Because work is not permanent. We cannot deny the fact talaga na work is not permanent. Anytime, pwede kang i-resign sa boss mo. Anytime, pwede kang i-football ng boss mo. Diba? Pag may nakita siyang mas bata sa'yo, diba? Kahit matagal ka na sa kumpanya na pinagtatrabuhuan mo, pero pag may nakita siyang mas bata pa sa'yo, mas effective pa sa'yo, talaga namang magde-decide yung boss mo na iparesign ka na lang. Tapos mag-hire naman siya ulit ng bagong employee para sa kanyang negosyo. Diba? So, titignan nyo guys, nothing is permanent in this world. So, mas mabuti talaga pag paghandaan mo siya. Kahit hindi mo siya linya, mas mabuti pa rin naman pag meron kang ginawang pang additional income. Diba? Kasi hindi po ako naniniwala sa linya-linya. Diba? Bakit? Ngayon po, hindi po natin tinitingnan kung ano yung background ng mga tao. Hindi po natin tinitingnan kung ano yung background mo. Mapaprofessional ka man dyan or hindi. May trabaho ka man dyan or wala. Basta importante, willing na willing kang kumita, willing na willing kang kumasenso. Pasok na pasok ka talaga sa ganitong klaseng industriya. If you want to make changes in your life, if you want to make a difference in your life, guys, it's the time for you to build your own business. It's the time for you na kung sa tingin mo sa trabaho mo walang mga changes, walang changes ang nangyayari, ilang taon ka na nagtatrabaho tapos yan pa rin ang kinikita mo, ilang taon ka na nag-work hard, maaga kang gumising, napaka-die hard mo sa work mo, no, hindi ka na nagde-day off, talagang committed na committed ka sa work mo, and kung sa tingin mo naman na ilang taon ka na nagtatrabaho tapos wala pang kaibahan ang nangyari sa trabaho mo, diba? So that's the time for you to make a difference in your life, diba? So pasukin mo ang world of business na talaga namang ang daming pwedeng mangyari sa'yo dito. Why not explore the business world na napakaganda, ang daming mga opportunity na naghihintay para sa inyo. Diba? So the moment na meron kang prospect na sasabihin ka na, ay hindi ko linya yan, sabihin mo din sa kanya na, okay, hindi mo siya linya. Diba? Actually, hindi naman siya all about linya-linya. Kasi, ang dami din natin mga business partners dito na kahit hindi rin nilalinya ang negosyo, pero talaga namang kumikita sa business natin. Kasi kung ikaw ang tipong tao, nagtatrabaho ka ngayon, tapos yung kinikita mo, hindi pa siya sapat, why not pasukin mo ang negosyo, pasukin mo ang fast track, hindi natin alam, baka itong ganitong klaseng negosyo na to, ito ang opportunity na pwede na may ikadagdag sa buhay mo. One of the reason din bakit hindi na din po kami nagtrabaho dito is because nakita po namin talaga yung potential ng negosyo natin. Na you are the control of your business. Ikaw ang may hawak ng negosyo mo. You have the time and financial freedom. So yung moment na anytime pwede mo makasama yung pamilya mo. Diba? Kasi ang dami din natin dito mga business partners na talaga namang hindi nakauwi sa kanilang mga pamilya during the Christmas season or during the New Year season, diba? So, grabe guys, pag ikaw negosyante, kapag kumikita ka, anytime pwede mo silang uwian. Anytime pwede mo silang makasama. Kasi yung negosyo natin, you have the time and financial freedom. Pag ikaw kumikita ka na dito ng 6 digits income, talaga namang pwede mong gawin kung ano man yung gusto mong gawin. Kasi walang nagko-control sa'yo.
kundi ikaw mismo because you are a businessman. Negosyante ka na. Right? Ang napakalupit dyan, kahit saan ka man magbakasyon, kahit saan ka man pumunta, kahit saan man gawin mo, guys, pwede mo pa rin magawa ang negosyo. At the same time, pag meron kang pera, talaga namang ang daming pwede mong magawa. Diba? So, ganyan kaganda ang negosyo natin, guys. Ang dami nga nating mga business partners dito na talaga namang kinareer ang ganitong klaseng negosyo. Diba? Oh, so, yan po ang gagawin po natin pag merong nagsalita sa atin na hindi ko yan linya. Ayan. So, another objections na may encounter natin, sasabihan nila tayo na, ay, Rosel, gusto ko negosyo, kaso lang wala akong pera. Diba? Wala kang pera? Are you sure wala kang pera? Diba? Hindi po ako naniwala na wala kang pera. Kasi lahat po ng bagay, pag gustong gusto, talagang nahanapan ng paraan. Diba? Kasi kung yung mga may pera lang ang nakakasali dito sa negosyo, kung titingnan nyo naman mga background namin, we started as a student. Dati po kami yung estudyante. So when you say estudyante, talaga namang walang pera yan. Pero how come nakasali po kami dito sa negosyo na to? It's because nakita po namin yung value ng negosyo. Diba? Kung wala kang pera ngayon, why not? Maghanap pa ng paraan. Diba? O, kasi pag gustong-gusto mong makasali sa negosyo, pag talagang gustong-gusto mo ang opportunity, yung sistema, talagang makakahanap ka ng paraan eh. Kasi ang dami nating mga ka-business partners din dito. 98% ng mga ka-fast track 4x4 system natin, walang pera yan. Walang 9,138 yan. Pero anong ginawa? Naghanap ng paraan, miskarte na makahanap ng paraan. Ang iba is nangutang, ang iba is yung mga savings nila, in-invest nila sa business. O kasi kung titingnan mo, you have a lot of savings, yung mga savings mo rin naman, mauubos at mauubos lang din yan. If you have the money, if you have the savings, advice to you, instead you save it, invest it into business. Kasi the moment na ikaw nag-invest ka sa business, yung pera na pinaglalaan mo dito sa negosyo natin, hindi yan nauubos eh. What you're doing is you're growing your money, parang tinatanim mo yung pera mo. At the same time, by the end of the month, by the end of the year, talagang meron kang ma-receive. Kasi yan ang scope ng business natin. The moment you invest, trabuhuin mo yung negosyo, gawin mo yung negosyo, talagang merong pera babalik sa'yo. Kasi nakasystem tayo dito. Kaya siya kaganda. Diba? Ang sasabihin kanila na wala namang walang pera. After you know, yung Pinoy talaga, ang dami talagang mga excuses, no? Diba? Kung titingnan mo naman, walang pera, but during the Christmas season and during the New Year season, kahit walang pera, pero makita mo ang daming handa sa kanilang mga tables. Diba? Nagpapalechon, nagpapahanda talaga, nagpapaparty pa. Diba? O kahit walang pera, pero ang ginawa, hinanapan ng paraan ng mga utang para magkaroon ng magandang celebration during the New Year. Diba? Actually, hindi naman ako nagsasabi na masama siya. But kung titingnan mo, kung gano'ng ka-grabe dumiskarte sa mga occasions, mga business, mga party, mga birthday party, especially mga inuman, kung gaano ka kadiskarte maghanap ng pera niyan, ganun ka din kadiskarte dito sa business. Diba? Na maghanap ka din ng puhunan. Diba? Kasi hindi talaga ako naniniwala na hindi ka makakahanap ng diskarte para maka-invest sa business natin. All you need to do is gustuin mo siya. All you need to do, one of the reason kasi bakit sabihin din nila nga, ay, wala akong pera, is because hindi rin nila nalalaman or hindi nila alam kung ano ang reason bakit kailangan nila mag-invest. Diba? Ano ang reason bakit kailangan mo mag-invest? It's because habang ngayon, bata ka pa, gawin mo ang negosyo, mag-start ka na mag-invest sa business ngayon kasi habang bata ka pa, habang may salary ka pa, o diba, hindi natin alam kung kailan ka magre-resign, hindi natin alam kung kailan ka mawawalan ng trabaho. At least ngayon, habang may pera ka pa, ipaglaan mo yan sa negosyo. O kasi, pag wala na kang trabaho, wala ka ng trabaho, at least, meron kang another source of income. Meron kang tinanim na business na anytime pwede kang makaani. You need to give value. Ipakita mo sa kanila kung gaano kahalaga ang business natin. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka big time ang business natin. Diba? So dapat ikaw din naniniwala ka ang negosyo na sinalihan mo ngayon is a big time business. Diba? Kung makita mo ang dami mga successful persons natin na dito naman sa negosyo natin nakabili ng sasakyan, o diba, nabigyan ng magandang buhay yung pamilya nila. So titingnan mo guys, ang daming umasenso sa business natin. Diba? So all you need to do is gawin mo yung sistema at the same time, hanapan mo ng paraan. Diba? Because kung gusto mo kumita sa negosyo, kung gusto mo maging successful, dapat talaga simulan mo. Diba? Kung wala kang pera ngayon, maghanap ka ng paraan. Diba? Kasi hindi naman siya excuse kung wala kang pera. Kung wala kang pera, edi yung mga walang 9-1-4-18, hindi na sana nakasali dito ngayon. For sure, talagang madiskarte ang lahat ng mga fast track 4x4 system ng mga members natin. Diba?
kasi naghanap talaga ng paraan para makapasok sa business. Ayan, aside sa pera, isa sa mga objections din na na-encounter din natin is sasabihan nila tayo na, ay, wala akong oras niyan, coach. Ay, wala akong oras niyan. Gusto ko sana magnegosyo, kaso lang napaka-busy ko sa trabaho ko, napaka-kuan ko, napaka-hectic ng schedule ko. Actually, hindi na ako naniniwala sa taong busy. Diba? Wala namang tao na busy eh. It's just a matter of the priority. Tama ba? Oh, kasi kahit na busy-busy ka dyan sa ginagawa mo, you still have a vacant time. You still have a vacant time na bakante yung oras mo na pwede kang merong gawin. Diba? So, kung titingnan mo, o evaluate mo sa schedule mo, what you're going to do is evaluate your schedule. Diba? As I know for sure, talagang may bakanting oras ka niyan. Kasi may oras ka nga mag-Facebook eh. May oras ka nga mag-Messenger. Diba? May oras ka nga nag-TikTok. Diba? Ilang minutes mo papaktisin yung steppings ng TikTok. Diba? Mga isang oras na yan. Tama ba? O isang oras mo na pinapractice yung stepping bago ka makapaggawa ng official talaga na video pang TikTok na pang posting mo na. Diba? So bottom line, lahat po tayo, meron po tayong oras, 'di ba? Sa mga business, sa mga part-time naman natin, I know for sure meron ka ding oras, meron kang oras makapag-video call eh. Meron kang oras na makapag-messenger eh. And of course, meron ka ding oras na makapag-ML. 'Di ba? Naglalaro ko pa nga ng ML, yung ML. Sasabihin mo sa sarili mo nga, ay, one game lang ako. Tapos hindi mo na malayan, pala naka 5 games ka na pala. Naka 10 games ka na pala. Ilang oras ang ginugulong para dyan? Diba? So bottom line, lahat po tayo, meron po tayong oras. Nakadepende po lang yan kung saan mo pinapriority. Hindi naman rason na busy ka na hindi mo siya magawa. Nakadepende lang yan sa pag-manage ng oras mo. Diba? Nakadepende lang yan kung saan ka nakafocus. Ano ba yung focus mo ngayon? Ano ba yung focus mo bakit ka sumali sa business natin? Diba? Ano ba yung reason bakit ka sasali dito? Diba para kumita ng pera? Para mag-additional income. Diba? And make it sure talaga na nag-additional income ka dito. All you need to do para maka-additional income ka dito, dagdagan mo din ng oras na ginagawa yung business natin. Diba? Just do the business. Kung ikaw, before is 1 hour mo ginagawa yung negosyo natin, make it 2 hours. Make it 3 hours. Kasi the more na binibigyan mo ng oras ang business natin, the more ka din kikita sa negosyo natin. Diba? Oh, diba? Huwag lang yung papitiks-pitiks lang. Diba? Na pagkakausapin ni coach, dyan mo lang ginagawa yung business. Diba? Ang napakaganda dito sa negosyo natin, you own your time. Ikaw mismo ang may control ng oras mo. So, hindi rason na wala kang oras, hindi mo magagawang negosyo kasi ikaw na mismo ang pinapa-decide kung kailan mo siya gagawin. Diba? For 24 hours in a... we have 24 hours in a day. Nakadepende yan kung saan mo i-insert ang business. Kung ikaw trabante ka 8 a.m. to 6 p.m, gawin mo yung negosyo in the evening. Diba? Gawin mo yung negosyo mo in your vacant time. Gawin mo yung negosyo mo in your day off. Diba? Kung titingnan mo guys, additional mo siyang gawin, diba? And aside from that, kung ikaw naman is talagang napaka-busy mo kasi kuan ka ba ngayon, hindi ko alam kung ano yung trabaho mo, baka 12 hours ka ng duty, all you have to do, sa day off mo, if you have one day off, dyan gawin mo talaga, tuduhin mo yung negosyo, pakinggan mo yung negosyo, pag-aralan mo siya, bigyan mo siya ng oras, di ba? Time management lang, talaga namang time management. Pero magkita mo yung relasyon, pag hindi mo nabibigyan ng oras, talaga naman usually, talaga nagbe-break up. Ito rin yung giging mindset ko. Sa negosyo natin, para din siyang isang relasyon. Diba? O ikaw ngayon single ka, ikaw ngayon wala ka pang syota, diba? Ang syotain mo ngayon is itong negosyo natin. Ito yung mahalin mo. O, diba? So napakalaking, napakagandang factor niya na yung treatment mo sa business natin, talagang napaka-valuable niya na mindset mo talaga na kailangan mo siyang bigyan ng oras. Diba? Kasi pag binigyan mo ng oras yung negosyo natin, talaga namang mabibigyan ka niya na bibigyan ka din niya ng magandang income. Oh yes, it's a give and take relationship, vice versa siya. Ang napakaganda na side niyan, sa ating negosyo, just 10% of your effort na gagawin mo yung negosyo natin, makig-team up ka lang sa mga coaches na nyo, talagang ang laki ng pwede mangyari niyan. Sa mga business partners po natin, kung wala ka talagang oras, just have at 1 hour. Kahit 1 hour isang oras na makakommunicate mo yung coaches mo, na maka-update ka about sa business, i-consistent mo yan every day. Tag 1 hour ang binibigay mo sa negosyo, pwede na yan. And the moment na maka-adjust ka, pag naka-adjust ka na sa 1 hour mo na binibigyan ng oras ang negosyo, sa next week, make it 2 hours na naman. Diba? O, kumaga, i-increase mo yung pagbigay ng oras sa ating business. Kasi, sa
sa simula lang naman yan na medyo masastruggle ka sa time eh. O, di ba? Sabihin mo walang oras. Sa simula lang naman yung masastruggle ka sa oras. Kasi sa simula, talaga namang pag first time, di ba, merong mga adjustments. Di ba? So, adjustments pa yan. So, gawin mo siya step by step. Na first 1 hour, second 2 hours, 3 hours, 4 hours, until such time na maging habit mo siya, na binibigyan mo talaga siya ng malaking oras. Di ba? Hindi mo na malayan. Ginagawa mo muna pala yung negosyo. Once a week, ginagawa siya sa whole week, binibigyan mo na siya ng 5 hours. Ang daming pwede magawa mo sa 5 hours. Diba? So guys, make it a time na sa vacant time mo, nagpo-prospecting ka, nagsasend ka ng mga links sa mga prospects mo, nagde-discuss ka, nag-explain ka. Napakalaking tulong yan kasi sa explanation pa lang natin, pwede kang maka-explain sa business natin in just a matter of 15 to 30 minutes. Diba? We have videos po ng mga sa mga explanation natin. Pwede mo yan magawa. Grabe, hindi naman ganyan ka-hectic yung business natin. Anytime pwede mo naman siya gawin. And it's just a matter of 15 to 30 minutes. Ang dami mo nang pwedeng mapag-usapan dyan. Ang dami mo nang pwedeng ma-communicate dyan. Diba? So, don't complicate things. All you need to do is just manage your time. Right? Even sa mga business partners natin dyan, baka nagsastruggle ka pa ngayon sa oras, ha? O baka hindi ka na nakipag-communicate sa coach mo kasi busy ka. Diba? Mas maganda pa rin talaga pag binibigyan mo ng oras ang negosyo natin. Kasi the more you're giving time in the business, the more na ang dami mong mga learnings na natutunan dito. Diba? Pag marami yung mga learnings na natutunan mo dito, madami yung pwede mong mabahagi din, pwede mong ma-share din sa mga prospects mo. And hindi mo na mamamalayan pala nga, nagiging effective ka na sa kanila. And isa sa mga objections din natin na nakukuha, na encounter is sinasabi nila sa atin nga, ay, di ako marunong mag-sales talk, di ako marunong magsalita, di ako marunong yan. O, diba? So, actually, sa negosyo naman natin, hindi naman tayo nagsa-sales talk dito. Diba? Kasi, kung sasabihin mo sales talk, you're convincing people na sumali. Pinipilit mo talaga yung mga tao na sumali sa business natin eh. O, diba? Maraming mga tao mong sasalita, ay, hindi ko marunong mag-sales talk. Actually, ang sinasabi ko sa kanila, hindi naman kami nagsa-sales talk sa business. Hindi mo naman kailangan mag-sales talk dito. O, bakit kailangan ka namin kumbinsin na sumali sa negosyo? Na kung titingnan mo naman kami pa ngayon nag-o-offer sa'yo ng magandang opportunity, pipilitin ka pa namin dito. Diba? So, nakadepende lang yan sa'yo kung sumali ka dito or hindi. Pero sasabihin ko sa'yo, sa negosyo natin, yung mga pinagsasalita namin dito, it is based from our experience. Based talaga yan sa realidad. Actually, ako din nag-start ako sa business, hindi naman ako ganun marunong masalita or hindi naman ako ganyan ka, grabe talaga, na exposed talaga na magpagsalita. Nag-start lang din po ako na napakahingin ko din sa ganitong klaseng negosyo na to is because wala pa naman ako mga learnings. So all you need to do here is equip yourself with a lot of knowledge para marami kang pwedeng ma-share. Diba? Kasi what we're sharing here in the business is all about the experience. Pag marami kang experience sa negosyo natin, talagang marami kang pwedeng i-share sa mga tao. Marami kang pwedeng ikabahagi sa kanila is because nadaanan mo ang ganyang klaseng experience. Diba? Yan po yung sinishare po namin sa iyo. Yung po nititraining po namin mga coaches sa inyo. Lahat po yan is daanan po namin. And lahat po yan, talaga namang napakaganda din kasi tinuruan din kami ng mga coaches sa amin, especially nila Coach Gana, nila Coach Gial, kung paano din siya gagawin. So, ang ginawa din po namin is ginawa namin ang kanilang tinuro sa amin, in-apply po namin, and the moment na in-apply po namin, that's the moment na talaga namang napaka-effective niya. All you need to do is equip yourself with a lot of knowledge and experience. And I know for sure, guys, hindi mo namamalayan pala na napakadaldal mo na pala sa business. Ayan. Baka ikaw din ngayon, negosyante ka na. Yan din yung challenge mo sa pagnenegosyo mo. The moment na pag lagi mo siyang napapakinggan, especially yung system natin, paano ba ma-explain, paano ba dinideliver ng mga speaker, yung negosyo natin. So actually, napakalaking tulong yan kasi para lang din yung kanta. Di ba yung kanta, kahit hindi mo siya sinasadyang ma-memorize, pag meron kang kanta na lagi mo siyang napapakinggan, especially sa TikTok, ito yung talaga yung napapansin ko eh. Yung TikTok, pag meron akong makasama dito nagti-TikTok, hindi ko namamalayan pala, kumakanta na pala ako sa music na napakinggan ko sa TikTok. Di ba? Kasi pag paulit-ulit mo siyang naririnig, hindi mo namamalayan na nakakanta mo pala siya. Parang sa presentation lang din natin yan. Di ba? Kung yung presentation, kung babalik-balikan mo yun, mapapakinggan mo siya, kung babalik-balikan mo talaga yun, at i-master mo yan, ipa-familiarize mo siya, hindi mo namamalayan pala na nasasabi mo na pala kung ano yung nasasabi ng mga coaches natin. Right?
So, sa negosyo natin, guys, hindi mo kailangan mag-sales to kasi copy business lang tayo dito. All you need to do is kopyahin mo lang yung mga taong nauna sa'yo. Kopyahin mo lang yung mga taong mga coaches mo, di ba? Yung mga speaker. Let's just copy them. Di ba? Kami, kinokopya din namin sila Coach Glenn and sila Coach Jihail. Di ba? So, grabe, lahat ng mga natutunan namin sa negosyo, kinokopya lang din namin yan kina kay Coach, nila kay Coach Glenn, and nila kay Coach Jihail, guys. So, all you need to do here is just explore in the business. Huwag kang matakot na explore mo yung sarili mo. Huwag kang matakot na itry mo din na expose yung sarili mo. Diba? Exposure lang ang kulang sa'yo. Maybe mahihain ka ngayon is because hindi ka rin sanay. Right? Hindi ka rin sanay. So, sanayin natin ang sarili nyo, guys. Sanayin mo yung sarili mo. That's the reason why nga, meron tayong mga trainings para tayo po ay masanay. Diba? Ang tawag po sa ginagawa natin ngayon is training. Ano bang Tagalog ng training? Pagsasanay. Diba? Ano bang ginagawa sa pagsasanay? Oh, nagsasanay tayo. Diba? Sinasanay natin ang sarili natin kung ano may mga pagkulang natin. Diba? So guys, grabe, napakaganda, diba? So it's not all about sales talk. Dapat you need to dagdagan mo yung learnings mo. Or the more learnings na natutunan mo sa business, kaya nga, kailangan natin pag-aralan para naman marami kang may bahagi sa mga taong magiging prospects mo. Diba? So lastly, next slide please. Ayan, so na-mention ko kanina, mahina ang wifi or signal. Ito actually, in-include ko siya is because this is one of the reason bakit napanghihinaan ka din ng loob na makapag-present sa sistema sa ibang tao through online. Bakit? It's because one of the reason mo, wala kang signal. Wala kang internet, coach. Wala akong signal. Mahina yung internet ko dito, coach. Diba? I have my downline na ganyan ang in-excuse sa akin talaga. But alam mo ba, advice, tips and advice ko lang, kung wala kang signal, maghanap ka ng ibang paraan. Kasi maraming mga paraan. If ever wala kang signal sa wifi, wala kang signal sa cellphone mo, ayan, kakonect ka ng wifi para mas malakas yung signal mo. Diba? O, kasi pag negosyante ka, you need to fully equip yourself sa mga bagay na kailangan as a businessman. O, diba? Napaka-importante natin is because online business tayo dito. O, kung wala kang mahina talagang signal mo, wifi ka para mas malakas ang Mbps mo. Tama ba? O, kung ikaw naman kahit nag-wifi ka na, coach, mahina pa rin yung signal ko. O, subukan mo sa data. O, dapat dalawa yung signal mo. May wifi ka, may data ka, para may backup ka. O, diba? So, lahat ng bagay may paraan yan. Kung talaga namang excuse niya, wala talagang signal dito, maghanap ka ng area dyan or location dyan na may signal. Diba? Because guys, hindi rason na wala kang signal, hindi mo na magagawa yung business. Because we have a lot of business partners here na to share it with you lang, na experience sa business using chat lang. Hindi video call ha, na experience sa negosyo, na close deal sa negosyo using chat lang. Diba? So, it's a matter of discarte talaga. Na huwag kang mag-focus sa mga excuses, kundi maghanap ka ng paraan. Nakatry din ako na nag-explain sa business through voice message. No, kasi hindi siya pwede maka-video call kasi mahina yung signal. Voice message! Diba? O, palitan lang kayo ng mga voice messages. I-try mo, explore mo siya. Diba? And aside from that, kung mahina talaga yung signal niya sa internet, ask his number, ask his or her number, tawagan mo siya. Ma-explain ka sa business through voice, through call. Diba? So, bottom line, pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. Diba? Especially sa mga business partner natin dito na mga mahina din ang signal. Guys, maraming paraan yan. All you need to do is hanapan mo ng paraan, hanapan mo ng discarte. Kung hindi pwede sa video call, pwede natin sa Zoom. O kung hindi talaga siya pwede sa Zoom, then hindi siya makapasok sa Zoom, pwede natin siya sa mobile phone. Diba? So, it's just all about discarte lang. Diba? Kasi ang dami mga business partners din natin dito na mga walang signal. Pero kahit tulang mga signal, pero nagagawa pa rin ang business. Ganyan siya dapat. And ganun ka dapat mag-isip. Diba? Pag may problema, mayroon talaga yung solusyon. Kasi, diba? Ginawa ang problema dahil meron yung solusyon. Diba? So, always think of it na talagang may solusyon sa whatever problema na in-encounter natin ngayon. At even pa yung COVID na to. Diba? Yung COVID na na-encounter natin, inalaw yan ni Lord. Diba? Everything happens for reason or purpose kasi may purpose talaga niyan. Inalaw niya ni Lord kahit alam niya na ang daming mga napaka-delikado niya, ang daming pwede mawala ng buhay, pero alam mo, inalaw niya ni Lord is because meron siyang purpose para niyan. Diba? Kung nakita mo ang daming mga changes, ang daming mga improvements din ang nangyari sa atin ngayon. Diba? Kung noon, ang mindset mo noon, ang online business, ay hindi naman ganun ka-importante ang online business eh, kasi may trabaho na ako. Diba? Pero kung titingnan mo,
nung nag-lockdown, nung dumating ang COVID, ang daming mga tao na naliwanagan na talaga namang importante, no? Mas maganda talaga na may extra income. 'Di ba? Even ikaw nga isa ka sa mga taong naliwanagan, 'di ba? Kaya sumali ka sa ating negosyo ngayon. So ang gagawin natin, guys, is bigyan din natin ng liwanag ang mga prospects natin. Bigyan natin sila ng liwanag at paintindihin pa natin sila lalo sa business natin. And before natin sila paintindihin sa negosyo, dapat ikaw din mismo na sumali ka sa negosyo na 'to, dapat naiintindihan mo kung ano ang pinasukan mong negosyo. Tama? Dapat naiintindihan mo yung negosyo natin, naiintindihan mo ang reason bakit mo din ito ginagawa. Diba? Because whether you like it or not, magnegosyo ka mga ngayon or sa hindi, talaga maghanap tayo ng income. Maghanap tayo ng pera. Tama? And pag dumating ang COVID or dumating ang lockdown, ano ba yung pwedeng mangyari sa atin? Nasa bahay lang. O ano ba yung pwedeng opportunity na pwede natin pagkikitaan kahit nasa bahay lang? Online business. Diba? Kung magtatrabaho kayo, magre-resign ka, the moment na mag-resign ka, anong gagawin mo sa pera mo or sa retirement mo? Magne-negosyo. Diba? So guys, napakaswerte natin ngayon kasi sinimulan natin ang negosyo. Nakapag-decide tayo na simulan ang negosyo ngayon pa lang. Diba? So, congratulations and napakaganda talaga is because napagsimulan mo ang negosyo ngayon. Right? And before I'm going to end my sharing, my training, in the next slide, please. Ayan. So, para mas madaming tao pa ang maniwala sa'yo. Actually, kailangan mo lang naman ng isang tao eh. You only need one person to believe in you. That person is always you. Diba? Kung gusto mong may maraming maniwala sa'yo sa business natin, ang unang gagawin mo niyan is unang tao talaga na maniniwala sa'yo is ikaw. O, dapat maniwala ka sa sarili mo. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo to. Maniwala ka na kayang-kaya mo mapag-aralan ang business natin. Oh, na kahit hindi ka marunong ngayon pero kaya mo maging magaling sa ganitong klaseng industriya. Yan, again, think big, aim high. Sa negosyo natin ngayon, year 2021, maging mindset natin, aim high. Improvement sa kasarili mo, improvement sa the way ka magsalita, it's all about improvement. Diba? Despite sa mga negative na nangyayari sa ating mundo ngayon, push yourself na ikaw mag-focus ka sa mga bagay na mga positive. Diba? And you only need one person to believe in you yourself. Yan, so napakalupet, 'di ba? Napaka simple saying but napaka deep meaning. 'Di ba? Kasi bago ka paniwalaan sa ibang tao, dapat unang-una sa lahat, maniwala ka sa sarili mo. Tama ba? Yan. So, grabe, napakalupet, 'di ba? So, pinaka lastly, for the year 2021, the next slide please. Ayan. So, napakalupet, guys. This year 2021, make it a goal into yourself that I'm coming for everything they said I couldn't have. So yung mga taong nag-reject sa'yo, yung mga taong nag-negative sa'yo, ipakita mo sa kanila na dito sa negosyo na ito magiging successful ka. Ipakita mo sa kanila kung ano ka man noon, ibang-iba ka na ngayon. Yan, di ba? Ibang-iba ka na ngayon, punuin mo na improvements yung sarili mo, punuin mo ng magagandang mga improvements, malaking improvements sa sarili mo. Just like physical appearance mo pa lang. Diba, dito ko nakita sa negosyo natin na napakaganda. Kasi na-observe ko ha, na yung starting ng mukha natin, diba? Of course, nagpo-posting kami kung sinong bagong sumali sa business eh, naka 4x4 pa. Nung una mong picture na sinend sa amin, napaka-haggard pa ng face mo. Napaka-stress pa ng face mo. Pero dito ko nakita, after yung Zoom natin, ang dami ko nakita, ang gaganda lang pala ng mga business partners talaga natin, no? Ang mga gagwapo na. Dito ko na-observe na sa physical appearance mo pa lang, since nag-start ka sa business, at ngayon, ang laki na ng improvement. Kasi mas gumagwapo ka na ngayon, mas gumaganda ka na ngayon. Diba? So, ang laki palang tulong sa negosyo, no? Nabibigyan ka ng positive energy. And dahil sa positive energy na yan, nag-bloom up, nag-glam up ka talaga. O kung makita mo guys, yung negosyo natin, dapat proud na proud ka. Kasi ang daming nangyari dito sa yung improvements. So, make it this year. I'm coming for everything they said I couldn't have. So lahat ng mga nag-negative sa'yo, i-prove mo sa kanila na kayang-kaya mo. I-prove mo sa kanila na dito sa negosyo na ito, kumita ka, naging successful ka. Yan talaga. Diba? So guys, napakalapit, no? So that would be all. Hopefully, naka-impart ako ng malaking training sa inyo, malaking learning sa inyo. Hopefully, marami kayo natutunan doon. Actually, my name is Yourself Batoktoy. Thank you very much and good evening.